Malaki po ang tulong ng cellphone, mga kapuso, pagdating sa komunikasyon dahil nagagamit po ito sa pag-text, pagtawag, pati na pag-i-internet. Pero base po sa pag-aaral ng isang British tech blog, masamang epekto ng cellphone sa personal na pakikisalamuha ng mga tao. Nakatutok si Trisha Zafra. Nag-uusap ang magkaibigang Monet at Kathleen pero tila nasa magkaibang mundo sila. Abala kasi sa mga cellphone. Kasi nakafocus ka po sa gadget, tsaka kunwari importante yung pinag-uusapan nyo, parang madededman na yung kumakausap sa'yo. Nagpre-pretend ka na parang naiintindihan mo yung kasama mo kahit hindi. Ayon sa datos mula sa iba't ibang pag-aaral na nakalap ng isang tech blog na nakabase sa United Kingdom, tila pinapatay daw ng cellphone ang personal na pag-uusap. Katunayan, ang iba, ginagamit ito para makaiwas talaga sa pag-uusap. Ang masaklap, 13% ng users ang nagpapanggap na gumagamit ng cellphone para umiwas sa usapan. 40% naman daw ang gagamit din ng cellphone kapag nakita niyang ganito rin ang ginagawa ng kanyang kasama. 45% naman ang tumatawag para makausap ang isang tao kahit nasa kabilang silid lang siya. Umikli na rin daw ang mga tawag. Mula sa average na 3 minutes and 20 seconds noong 2008, 1 minute and 40 seconds na lang ang average phone call ngayong 2013. Pero dumami naman ang mga text message. Noong taong 2000, nasa 14 billion ang bilang ng mga text message na naipadala sa buong mundo. Noong 2010, nasa 188 billion na. Sa Pilipinas, solusyon ang text messaging para maabot ang mga kaanak sa malayong probinsya o ibang bansa sa murang halaga. Pero may kaakibat din itong problema. May mga bata ngayon na sa kanilang pakikipagkapwa-tao, minsan niloloko na sila, hindi nila nararamdaman yon. Kasi nga, hindi sila nasanay mag-detect ng mga subtleties ng mga face-to-face encounters. Nababawasan din ang kakayahan sa personal na pagpapahayag ng sarili. So, ang bata, nasasanay siya mag-edit bago magpadala. But the problem is, yung bata ngayon, kapag face-to-face na nangyayari, hindi na siya spontaneous. Nahihiya ngayon siya. Hindi niya alam sasabihin niya kasi wala siyang pagkakataon mag-edit ng thought niya. Payo niya, tandaan na ang cellphones ay dapat nagsisilbing tulay at hindi parang pader na humahadlang sa ating pakikipagkapwa-tao. Trisha Zafra, Nakatutok, 24 Oras.